Good morning! Huwag na mainit ulo mo. Have a good news. Aray. Huwag naman. Panira ka naman ng buti. Panira ka ng mood. Anyway, it's 8:45. Weekend, so walang Chris TV, pero nanonood si Zeb ng cartoons. Baby TV. And I watched some vlogs kasi 2 days yung hindi ko napanood kay Judy. Although hindi ko pa tapos kasi ultimately naagaw yung cellphone ko. Eh ang haba ng vlog ni Judy, 30 minutes yung last niyang vlog. Hindi ko pa tapos. Anyway, the purpose of this very happy morning. The reason why I'm so happy this morning is I got the 50% of the good news today. Woohoo! Hindi ko na-expect. Well, syempre, at the back of my mind, na-expect ko today kung malalaman. Pero parang hindi ako masyado umasa. Sabi ko, baka next week na yon. Kasi, eto ka muna. So happy. Yes, kami so happy. Kasi, di ba, for those na bago na nanonood dito sa akin, yung mga bagong subscribe, si Daddy, si Vince, is an OFW. He's working in Singapore. Previously, dalawa kami nag-work doon. But since I had Zeb, I stopped working. So, si Daddy na lang mag-isa doon. And, syempre, mahirap yung magkalayo kami. So, recently, in-apply niya kami ng dependent pass para makapag-stay kami doon with him. Kasi pag nag-stay kami doon, maximum namin, 2 months lang eh. Kasi ang daming, parang pag as a tourist, hindi ka pwede mag-stay na matagal. Kung gusto mo, talagang gagawa ka ng paraan. Mag-extend ka, ganyan-ganyan. Pero, maproseso masyado. So, nakaka-stress. Tsaka, nang-aabala pa kami ng ibang tao kasi kailangan may sponsor kang either Singaporean or permanent resident doon. So, nakakahiya kasi nang-aabala pa kami ng ibang tao, yung kamag-anak niya. So, kaya pag nandun kami dati, maximum namin 2 months nag-stay. So, now na-approve na yung dependent pass namin, we can stay there for as long as Daddy is working there. So, yun! Pwede na kami maglabas-pasok ng Singapore without any hassle, without any questions, kasi bibigyan din kami ng ID eh. Nang katulad nung dati nung nag-work ako, merong ID. So, kami dalawa ni Zeb! Pero yun pa rin, syempre, kailangan ko pa rin umuwi on my 7th month, kasi dito ako manganganak. So far, yun ang plan. Pero, yun, paano kung dun na lang ako manganganak? Yes. Pag yun naman, panibagong application naman for the baby, for the next baby. So, sana wala rin maging problema at sana ma-process agad yung passport niya. Kasi, yun na nga, alanganin eh, mga anak ko September. So, dapat by December, may passport na siya. Kung just in case, lilipad kami dun ulit. Or si Daddy. Kasi, I don't think so meron pang enough leave si Daddy. Kasi pag umuwi kami ng September for may panganganak, syempre, uubos na lahat ng leave niya noon. Kasi katulad nun kay Zeb, isang buwan siya dito. So, I don't think, pag nanganak ko September, makaka-uwi po ulit siya ng December. So, sabi ko, dapat by December, ready na yung passport niya para kami naman yung lilipad doon for Christmas. Pero we'll see. We'll find out. Kaya ang inisip ko, doon na lang ako mga nakaya para, kasi pagka hindi pa ma-release ng embassy doon yung passport, may reason kami na mag-stay pa, pagbibigyan pa kami mag-stay, para may bibigyan na letter or something. But anyway, we will find out, we'll cross the bridge when we get there, but for the meantime, we're so happy. So, kasi sabi ko next week na, kasi pag Saturday, half day lang yung office nung sa immigration, 8 to 2 yata, or 8 to 12, not sure. So sabi, hindi na ako nag-expect na mapaprocess today, kasi kagabi when I check, it's pending. Sabi ko, siguro latest na by Monday. Kasi si Zeb kahapon approved na. Separate kasi yung application, although nasa isang application form kami, pero pag ini-encode yun sa system nila, treated as a separate application. So, si Zeb kahapon approve. Ako, pending. Tapos, sabi ko nga, siguro next week na yun.
Pero ito, 8:30 si daddy ang nag-check. Tapos sinend niya na lang sa akin yung screenshot. Approve na pala kami. Sabi ko kasi mga, siguro mga 10 o'clock ang mag-check. Baka yung mga tao, hindi pa, wala pa sa wisho. Pero yun, thank you Lord. Yehey, makasama na namin si daddy ng matagal. Yes! We can legally stay in Singapore nang walang iniisip na ano. So, ang question, kailan kami susunduin ni daddy? Tinatanong niya. Mag-check siya ng flight. Pero, ayun, sabi ko, sana man lang bago kami umalis, makapag-outing kami dito. Eh, hindi ko alam kung makapag-outing kami sa Holy Week. Kasi, I don't know, kakagaling lang sa kat mama. Pero today, hindi niya afford na hindi magpalengke today dahil Sabado, maraming tao. Tapos, Holy Week pa. Diba, syempre, ano, mas mabenta ang fish. Kasi we are into bangus business sa palengke, sa Pasay. If bago lang din kayo, na-mention ko na yun before. So, yun, mama ko yung nag-ano dun. Siya talaga mismo ang tao dun. So, yun, yung problema pa. May darating akong yaya bukas. Kung kailan naman talaga. Inayaran ko na din yung pamasahe niya. So, ayun. Tignan natin kung paano mangyayari. Sad. Eh, magbo-birthday na mama ko April 28. Sabi ko, paano yan? One more month. Eh, syempre, si daddy hindi na makapag-antay. Ako din, hindi na makapag-antay. Pero we'll find out. Tingnan pa natin kung ano din yung murang ticket. Kasi alam ko yung Holy Week na uwi. Nag-try na kasi mag-book si Vince before. Medyo mahal. So, ayun. Tingnan natin kung kailan. Pero sana nga, makapag-outing man lang kami. Makapag-beach. Kasi wala namang beach doon na maganda. Sentosa, hindi naman maganda yung beach. So, yun. Ang haba ng vlog ko. Grabe, 7 minutes na. Opening pa lang to. So, kailangan ko na itong i-transfer. Kasi kung hindi, wala na akong vlog. Okay, good morning! Yes! Say, nag-good morning ka? Hi! Yeah. Zeb is eating lugaw. Niluto to nung brother-in-law ko. Kahapon ba yun? Oo, kahapon. Wow, yummy. It's 9:30 na yata. We just finished Skyping with daddy. Syempre, we had to share the happy moment. Ay, naka. Okay. It's 10:20. Tulog na ulit si Zeb. So, it's time for my household chores. I need to saing. And, yeah. Ugasan ko yung pinagkainan ni Zeb. Nagugutom na ako, actually. What should I do? Kagabi, kumain ulit ako. Nagprito ako ng tuyo. Yun ang kinain ko. Should I do that again now? Baka, no? Kasi matagal pa kami kakain. Kung magluluto pa kami pag-uwi. Sige, kain ako. Okay, kain tayo. This is my lunch. Ay, no. Not lunch. Breakfast. It's only 10:40. And I'm gonna watch Scandal. Kasi nakatulog ako kagabi. So, yeah. Kain tayo, guys. Hi! La-la-la-la-la! Bagong ligo na si Zeb. He's done eating. Ay, nako. Ako hindi kumain. Kasi, syempre, nilagluto si mama. Magpapahinga siya. So, init-init. Ayoko na ng ulam. I'd rather eat the tuyo, no? Kaysa yung mga ulam. Ayoko nang initin. So, hindi ako kumain. Medyo busog pa naman ako dun sa kinain ko nung 10:30. Although, it's 1:15 na. I'm sure maya-maya magugutom na ako. So, I need to think. What am I gonna eat? Anyway, just watching it bulaga. Next week, malungkot pala, no? Wala sila kasi mga drama-drama. Ayusin mo yung shorts mo? Sabing ni? Are you dancing? Uh-oh. Okay, so, I'm gonna rest first. Say bye-bye.
It's 4 o'clock na. Like, makatulog si Zed. 3:30 na. Super late. And I'm hungry. Dapat gusto ko mag-McDo kanina. Kaso, init-init sa labas. So, I'm just cooking pancit canton. Last na yun. So, busing ko na. And, mamayang gabi, I don't know what's the ulam. Baka magtosino na lang ako. I know it's all bad. It's all preservatives. Pero, kesa naman yung kumain, ayoko nung ulam. Anyway, so yun. Ibaba ko na yung tosino para malambot na siya. Maya-maya. I'm hungry. Yun lang. See you later. Nagluto din ako ng cheese sticks. Mmm, yummy. With ano, ketchup and mayo dip. Yung iba nasunog ko. Para mas naparin. Bawin tayo! Hi! Yes, I'm having ice candy. I don't think this is Milo anymore. Dati Milo eh. Ngayon chocolate. Sabi, chocolate. So, baka chipanggang chocolate powder na lang yung gamit. Pero pwede na, pangtawid init sa mainit na summer. Hi, say hi. Uh-oh. Say hi first. Lumabas pa yung dila mo dyan, ha? Oh, tululaway. Sarap. It's 5:45 na. Nagising si Zeb mga 4:30, 1 hour after. Anyways, maya-maya, magluluto na ako. Mga 6:15, gonna fry the tocino. Ikaw, ano ulam mo? Sinigang ulit. We'll see. Hey, hey! Uy! Hey, hey! Ano na naman yung tubo? Ah! Give it to mommy! Give it to mommy! Where is it? Where is it? Anyways, yeah, it's 8:25. Kanina pa kami tapos. Medyo na-hook ako sa MMK. So, it's time to say good night. Say good night, Zach. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. So, yan. Midnight. We'll see you guys tomorrow, alright? Tomorrow is Sunday, yeah. Palm Sunday, magsisimba kami ni Zeb in the morning. In the morning, okay? 9:30 yata yung mass. If I'm not mistaken. So, yun lang. See you tomorrow. Bye! Flying kiss. Flying kiss. Yay! Bye!